Hello! Magandang Sunday sa sign ng Taurus, ha? Ito si Lola Baby. Bonus reading natin ito, ha? Ngayon, ito ay general reading. Pwede mag-resonate or hindi for some of you. So, tingnan lang natin ang kaganapan sa inyong buhay ngayong araw na ito at sa mga huling araw ng buwan ng Hunyo. Salamat po sa inyong like, subscribes, at comments. Yan. Kayo po ay palaging kasama sa aking mga dasal. Sa mga humahabol pa ng pagsama sa dasal, huwag po kayong mag-alaala, kasama po kayo. Yan. Meron po tayo dito tinatawag na Two of Pentacles. At saka Ten of Pentacles. At saka Knight of Pentacles. So, nakikita dito yung pagiging thoughtful for some of you. Yan. So, nakikita dito yung pagiging considerate. Yan. For some of you. Yan. So, dito, for some of you, naghahanap pa kayo ng mga, kumbaga sa ano, you are seeking more info, information, yan, at saka advice before moving forward, yan, oo. Kumbaga sana ay may kinalaman ito sa inyong hanap buhay at sa inyong pamimera, yan, oh, di ba, tugmang-tugma, oo, yan. So, dito nakikita, the Knight of Pentacles. Yung pagiging preparedness ninyo, okay? Saka dito yung pinoprotektahan nyo kung ano ito nasasakupan sa inyo. Yan. So tingnan natin, ha. Seven of Swords. Yan. So, dito, nakikita yung responsibility for some of you. Yan. So, nakikita rin dito yung gang adjusting. Paano kayo nag-a-adjust? Sa mga, kung ano ito yung sa pang-araw-araw ninyong buhay, no? Sa dami ng inyo, kung para nakikita ko po, ang nakikita ko po dito is ang multitasking, yan. Sa mga ginagawa ninyo, iba't iba, sa araw-araw, nakikita dito, oo, yan, yung inyong tinatawag na Seven of Swords, yan. Ibig sabihin, adjust, kung paano kayo mag-adjust, yan. Kung paano nyo ito yung responsibility ninyo ay na natatapos ninyo ng maganda for some of you. So nakikita ko rin dito na kumbaga ay sa masyado ninyong masyado daw po kayong focus dito sa inyong family about sa dito kung ano itong mga yung ipinoprovide ninyo, yung pinoprovide yung magandang buhay, magandang kaperahan, kalusugan. So nakikita dito na madalas nakakalimutan niyo na yung inyong sarili. Kasi nga dito sa dami ng inyong gustong matapos ng maayos yan. So dito nakikita napapabayaan daw po ninyo ang inyong sarili kasi masyado kayong focus. Kung kaya't sabi dito ni Universe, kahit pa paano, dito po sa Seven of Swords, kailangan ay kayo ay magpahinga. Okay? Oo. Kumbaga sana magkaroon ng adjustment. Adjust nyo yung sarili nyo. Kumbaga sana ay bigyan nyo naman ng time yung sarili nyo. Paminsan-minsan, ipampers daw po. Ipamper ninyo yung sarili nyo. Let's say, mag-shopping kayo, lumabas kayo. Ayan, no, kaganda, oh. Ibig sabihin, take time for yourself. Take
magkaroon kayo ng time sa sarili ninyo. Oo. Huwag yung puro dito lang sa family. Oo. Kumbaga sa ano yung mga pangangailangan ng family ninyo, oo, mga kusino man ito, mga taong nakapalibot sa inyo, masyado kayong, ano, kumbaga sa ano, sila na lang ang pinagbibigyan nyo. So dito nakikita nga, oh, kasi masyado kayo, kita nyo, ang dami-dami yung responsibilities for some of you. Kumbaga sa ano, bitawan nyo muna at dito mamahinga muna kayo. Yan. Para po yung inyong mind, oo. Kumbaga sana ay magkaroon ng, kumbaga sa computer, ano, kumbaga sa laptop, oo. Iaano mo yun, ang tawag doon, may tawag doon. Kumbaga sana ay pagsasama-samahin mo yung mga files yan. Kasi scattered eh, masyado na kayong exhausted dito. For some of you are very, very pagod na. Mm-mm, yan. Kasi nga, masyado kayong maalalahanin, oo. Oh. Masyado kayong focus para lang ibigay itong mga pangangailangan ng mga tao na kasurround sa inyo. So sabi ni Universe, magpahinga naman daw po kayo. Give time to yourself. Oo, yan. Kumbaga sana itaas niyo yung energy niyo. Kaya kayo nakatiwarik, ibig sabihin yung energy niyo, yung inyong frequency bumababa. So pagka nakatiwarik, ay di tataas, pupunta ulit doon. So magiging ano, clear yung mind mo, magiging fresh uli. Kumbaga sa computer ay nalinis. Oo. Delete, delete, delete. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin, titiwarik ka, ano. Oo, ganyan lang. Yan, oo. So, ibig sabihin, enjoy ka naman. Keep time for yourself. Let's say, mamasyal kayo. Dahil kayo ay mga, ang elements ninyo is earth. Oo. So, ang nakikita ko sa aking vision, ang mga Taurus ay malapit sa nature. Yeah, they are more, they love nature. So, pwede kayong mag-yoga o kaya ay mag-meditate. Yeah. So, dito meron dito tinatawag na lovers. The lovers. Yeah. Hindi ko pwede pakita at may nudity. So, ibig po sabihin itong the lovers is about partnership. Oo, ng dalawang pusong nagmamahalan. Yan. Yeah. So dito ibig sabihin ng the lovers, yung inyong nakikita dito yung strength ng dalawang tao. Oo, yung inyong ano tawag dito, as a man and wife, nakikita dito yung inyong kumbaga sa ano yung mga pagsubok sa inyo sa buhay na dumadating, yet magkasama pa rin kayo sa hirap at ginhawa. Yan, diyan po. Kasama kayo sa hirap at ginhawa. Yan. Sa mga dumadating na mga pagsubok sa buhay, magkasama pa rin kayo. Oo. Kumbaga sa ano, pareho kayong, kumbaga sa ano, ang mind ninyo pareho ay kumbaga sa stable yung mind ninyo. So, ibig sabihin, pagiging mag-asawa ninyo at the end of the day, sa dami ng inyong mga, kung ano-ano yung mga inyong, kumbaga saan ay inaasikaso sa araw-araw, let's say, yung mga anak ninyo, mga gastusin, mga ano ninyo, o yung mga, kumbaga sa araw-araw, you are very busy at the end of the day, pareho kayo. Ibig sabihin, magkasama pa rin kayo pareho. Yan. So, dito nakikita rin na you are blessed, hindi lang doon sa inyong pagiging mag-asawa. Pati din po dito sa kapirahan. Yan. So, kahit ang pera, for some of you, nagsisiso, yan, bumabagsak, tumataas, still nakaka-survive kayo. Nakaka-survive for some of you. Yan, ha? Oo. So, tingnan na lang natin, ha? At least, this is a positive reading. Yan. So, for some of you, hindi pa rin kayo, patuloy pa rin kayo, patuloy pa rin kayo, sa pagtuklas, patuloy pa rin kayo sa buhay ninyo, even for some of you, nahihirapan kayo, yan. So dito, patuloy pa rin kayo umaasa na someday, na if kayo ay, kumbaga sana, mabibigyan, mabibigyan kayo ng magandang kinabukasan. Dahil ito ay promise sa inyo, ni Universe, oo. Oh, you are blessed naman po. You are blessed. So blessed. Oo.
Nakikita dito yung pagiging grounded ninyo, pagiging loyal ninyo sa inyong kapartner, tsaka yung pagiging generous ninyo, yan, o ano pa, o yung pagiging patient ninyo dito, sa pang-araw-araw na buhay ninyo sa mutsari, yan, pagiging patient. So you are looking forward for a fresh new beginning or fortune, yan, or luck, yan. O kita nyo kung gaano kayo kapasensyoso naghihintay. O yung inyong kabayo, pasensyoso din. Ibig sabihin, yan ay yung inyong kapartner. Yan. Hindi ko naman sinabing kabayo yung kapartner nyo. Oo. Ibig sabihin, ay di yan, kita nyo naman kung gaano kayo kapatient o sa paghihintay. Dahil ito, yan, whatever it is na nasa pag-iisip ninyo na ito'y mga dasal for some of you, mabibigyan po ito ng kalutasan. Financially, tsaka yung luck ninyo magbabago.